Isang pagbati sa lahat, nasa ika-apat na linggo na tayo ng ating talakayan at sa linggong ito ay bibigyan natin ng tuon ang paksang pangangatwiran. At atin itong ipasok sa pakikipagdebate, paano nga ba nagagamit yung pagbibigay ng rason, yung pangangatwiran sa pakikipagdebate. Simulan natin sa pag-alam, ano nga ba yung pangangatwiran? Sinasabing ito'y pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay magpatunay ng katotohanan at pinaniniwalaan at ipatanggap ang katotohanan iyon sa nakikinig o bumabasa. Sa madaling sabi, ito'y pagbibigay ng rason kung bakit ang nasabing isyo or usapin na iyan dapat paniwalaan. Na ang panig ng usapin o isyo na iyan dapat paniwalaan. Dapat mong maipatanggap yung nasabing panig mo hinggil sa nasabing isyo or usapin. Ayon din kay Arrogante, ang pangangatwiran, kumbaga, ang katotohanan roon ay pinagtitibay o pinatutunayan sa pamamagitan ng mga katwiran o rason. Sa pagbibigay rason, magbibigay ka ng napakaraming rason, the more na mas paniniwalaan ka, na the more na mas may makukumbinsi ka sa napanigan yung iyong panig sa nasabing issue o usapin. Isa din siyang sining na paggamit ng wasto, angkop at magandang pananalita. Bakit sinasabi siyang sining? Or sa English art, isa din siyang sining sa paggamit ng wasto, angkop at magandang pananalita. Halimbawa na lamang, kapag pinagalitan ka ng iyong magulang or di kaya magpapaalam ka, nagagala ka, magbibigay ka ng rason, magbibigay ka ng dahilan kung bakit dapat ka nilang payagan sa nasabing gala mo or kung bakit ka napagalitan sa sitwasyon na iyon. Okay? So, sining siya. Kasi sa pagkakataon na iyan, dapat kang gumamit ng wasto at angkop maging ng magagandang pananalita para mapaniwalaan ka, para payagan ka sa mga ganyang sitwasyon. At yan ay pangangatwiran. Liban sa ito ay sining, ito rin ay isang agham or signs. Sapagkat ito ay may prosesong dapat isalang-alang o sundin upang ito ay maging mahusay at matagumpay, lalong-lalo na sa formal na pangangatwiran gaya ng debate. Dito na pumasok yung debate. Kasi sa formal na pangangatwiran, gagamit tayo ng sa aspektong formal na pangangatwiran, yung tinatawag natin pakikipagdebate, may sinusunod na proseso, may sinusunod na hakbang. Hindi ka basta-basta makapagbibigay ng iyong rason, hindi ka basta-basta makapagbibigay ng iyong katwiran kung hindi muna dumaan sa unang hakbang, ikalawa, and so on. Okay, tatalakayin natin ngayon yung mga bahagi ng debate at kung saan ninyo maipapasok yung pangangatwiran ninyo sa nasabing sa paksang ito. Okay? Bago yan, bibigyan muna natin ng mas linaw kung ano nga ba yung pangangatwiran. Kasi liban sa pagiging agham nito, yung kasanayan, sinasabing yung pangangatwiran isa siyang kasanayan. Dahil yung kahusayan ay maaring matamo ninuman. Kahit sino sa atin magiging magaling sa pangangatwiran. Ngunit hindi sa madaling panahon o hindi sa maikling panahon. Bagkos dadaan muna siya sa mahabang proseso, sa mahabang panahon. Bago mo masabing mahusay ka na sa pagbibigay ng pangangatwiran na kung saan kapag ka nagbigay ka na ng iyong katwiran, paniniwalaan ka talaga agad. May mga ganyan talaga na tao na napakahusay sa pagbibigay ng kanilang katwiran. Okay? Now, bakit nga ba tayo nangangatwiran? Bakit nga ba tayo nagbibigay ng rason? Unang-una na riyan, para mabigyang linaw ang isang napakahalagang usapin o issue. Eto, papasok dito yung debate, di ba? So, may dalawang panig yung issue or usapin. Na mula sa dalawang panig na iyan,
ano yung dapat na mas paniwalaan? O di kaya, ano yung mahalagang dapat nilang malaman hinggil sa nasabing usapin or issue? So, binibigyang linaw ngayon. Nagbibigay ka ng rason. Nagbibigay ka ng pangangatwiran. Isa na yan sa mga dahilan. Ikalawa, maipagtanggol ang sarili sa mali o masamang propaganda laban sa kanya. Halimbawa, pinaratangan ka na nagnakaw. Paano mo sila makukumbinsi na hindi ka yung nagnakaw ng nasabing bagay or napagkamalan ka lamang? So, gagamit ka ngayon ng pangangatwiran. Magbibigay ka ngayon ng rason. Kaya, mayroong pangangatwiran. Ikatlo, makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa ibang tao. Eto, mahalaga rin to sapagkat yung pagbibigay mo ng rason, hindi ka lamang basta-bastang ipinapahayag yung inyong panig. Bagkus, baka may matutunan at may makuha yung nanonood, nakikinig, or bumabasa ng pangangatwiran mo at maging bahagi yung naging pangangatwiran mo sa kaniyang bagong kaalaman. Pang-apat, makapagpahayag ng kaniyang saloobin. Obviously, kapag nangangatwiran ka, maipapahayag mo talaga ng buo yung iyong saloobin, yung iyong opinion or pananaw. And then, pang-lima, mapanatili ang magandang relasyon sa kaniyang kapwa. So, mapapanatili ang relasyon sa kaniyang kapwa, nangangahulugan na kapag may hindi pagkakaintindihan, kapag magbibigay ng pangangatwiran kung bakit ganito yung nangyari, sa bawat panig, nagkakaroon na ngayon ng magandang relasyon na fix kumbaga yung lamat na nangyari sa nasabing relasyon. Either mapakaibigan man yan o iba pa. Okay? Now, ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit tayo nangangatwiran. Na dumako tayo ngayon kung ano yung mga dapat isaalang-alang sa mabisang pangangatwiran. Okay? May mga dapat isaalang-alang para maging epektibo, para maging mabisa, at mas mapaniwalaan yung pangangatwiran na ibibigay mo. Unang-una, malalim, nakaalaman at pagkaunawa sa paksang ipagmamatuwid. Paano mo mabibigyan ng magandang pangangatwiran ang isang usapin o ang isang paksa o ang isang issue kung ikaw man lang ay yung impormasyon na alam mo sa paksang iyan ay mababaw lamang? Dapat maging malalim yung kaalaman mo. Okay? At dapat maunawaan mo ng maigi kung ano ang tinutukoy at pinag-uusapan sa nasabing issue sa pin or paksa na iyan. Ikalawa, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Hindi liko-liko kumbaga. Dapat straight to the point kung ano yung nais mong ipunto. Pangatlo, may sapat na katwiran at katibayang makapagpapatunay sa pagmamatuwid. May sapat na katwiran or katibayan, mahalaga yan kapag ka mangangatwiran ka. Kasi kung wala kang katibayan na maipapakita, ay hindi, magiging baliwala lang rin yung pangangatwiran mo, yung pagbibigay mo ng rason. Pang-apat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran upang makapanghikayan. Nagbigay ka nga ng katwiran, nagbigay ka nga ng katibayan. Ngunit hindi naman siya kaugnay sa pinag-uusapan o sa mismo. So, paano ka makakahikayat niyan? Paano mo sila makukumbinsi? So, dapat may sapat ka na kaalaman at maging magkakaugnay-ugnay yung paksa at sa katibayan na ibinigay mo. Panglima, pairalin ang pagsasaalang-alang, katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng kaalamang ilalahad. Ibig sabihin, pairalin, dapat maipakita na nandoon yung katarungan, nandoon yung pagiging bukas mo ng isipan mo hinggil sa magiging resulta
ng pangangatwiran mo. Okay? Dumako tayo ngayon sa pakikipagdebate. Kasi pinag-usapan natin na ipapasok natin yung pangangatwiran sa pakikipagdebate sa formal na pangangatwiran. Formal na pangangatwiran na ngayon yung pag-uusapan natin. Pag sinabi niyong pakikipagdebate ngayon, ito ay binubuo ng pagtatalo ng dalawang kupunan o pangkat na nagbibigay katwiran sa isang proposisyon o paksang na pagkasunduan nilang pagtalunan. Kadalasan, binibigkas ang pagtatalo, subalit mayroon din namang pasulat. Yung pakikipagdebate, sinasabi na more on verbal siya na ipinapahayag. Mga ilan lamang na porsyento yung nakikita natin na pasulat yung pakikipagdebate na paraan. Kasi mas nagiging epektibo yung pakikipagdebate kapag ito ay verbal na naipahayag ng isang individual. So pagtatalo siya ng dalawang kupunan. Sa bawat kupunan ay may nailaan sa kanila na panig ng nasabing isyu. Yung isang halimbawa na lamang kung sang ayon or di sang ayon yung nasabing pangkat. So bibigyan ngayon nila ng katwiran kung bakit dapat sang ayunan, bakit hindi dapat sang ayunan yung nasabing isyu or yung nasabing usapin. Okay? So yung proposition andoon. At sa pakikipagdebate, may mga hakbang na sinusunod tayo. May mga hakbang kung paano inihahanda yung pakikipagdebate. At unahin natin sa pangangalap ng datos. Hindi ka magkakaroon ng magandang pangangatwiran, pagbibigay rason kung wala kang sapat na datos na makakalap. Ito ang mga katotohanan dito sa bahaging to, nagagamit yung katotohanan sa pagmamatuwid at kinukuha ang mga ito sa napapanahong aklat, sanggunian, magazine at pahayagan. Kumbaga, dapat kumangalap ng pangangatwiran sa mga reliableng mga sanggunian, sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Kakalapunan ng datos na may kaugnayan sa panig ng isyo na nasa kupunan ninyo or nasa pangkat ninyo. Kasunod niyan, matapos makalap, dito na ngayon yung dagli. Sa dagli, ito ang balangkas na inihandang mga katwiran. Sa ibang salita, ito ay pinaikling pakikipagdebate. Mayroon itong simula, katawan, at wakas. So dito sa dagli, kung mapapansin niyo, kung nasubukan ninyo yung pakikipagdebate, magkakaroon ng bawat panig ay bibigyan ng pagkakataon na ipahayag muna ang kanilang panig. Ipahayag muna ang side, kumbaga nila, sa isyo na napag-usapang pagdebatehan. Tapos yan yung masasabi natin na dagli ngayon. Bibigyan muna ng panimula kung bakit yan yung kanilang panig, ano yung background, mga patunay, and magkakaroon na ngayon ng pagwawakas. Pinaikling pakikipagdebate lamang siya since siya yung magiging simula or siya yung magiging una sa pakikipagdebate. Diyan na ngayon mula sa inyong pagpapahayag ng dagli ng inyong panig ay dyan na magsisimula yung pagpanunuligsa, yung pagtatanong sa mga naipahayag ninyong pangangatwiran. Kasunod niyan, mas tapos mapresenta ngayon yung dagli, yung inyong panig, sinasabing isyo, eto na yung sinasabi ko na magkakaroon na ng pagtatanong. Magtatanong lamang ng mga tanong na ang sagot ay oo o hindi. Kasi sa bahaging ito, iniiwasan natin na magtanong yung kalaban kung ikaw ay nagtatanong rin. At dahil hindi yung dapat na itanong, ito'y para maiwasan yung pag-aaksayan ng oras sa pagtatanong. Lalong-lalo na kapag nagtanong ka tapos yung kalaban mo rin is nagtanong din. So that's not good.
Okay, sa pakikipagdebate. Dapat masagot yung tanong. Hindi dapat mag-rest back ng tanong, mag-rebut kumbaga ng tanong ulit. That's ano na, that's beyond na sa protocol ng pakikipagdebate. And then, lumalab kung halimbawa dito sa pagtatanong na bahagi ng pakikipagdebate, kung may lumalabag sa alintuntunin ng pagtatanong, ang isa sa mga kuponan, dapat ipaalam mo agad ito sa tagapangasiwa. Kasi magiging ano na yan, magiging, kumbaga, minus points kumbaga sa kanila na iyan, na grupo. So dapat maging mapagmatsyag ka rin kung may nalabag na naalintuntunin. Okay? So yan yung pagtatanong. Matapos maipahayag yung dagli, yung inyong panig, magkakaroon talaga yan ng pag-question sa mga inilahad na impormasyon. Kung may makita man, swerte na lamang kung walang makita yung inyong kuponan na dapat nilang itanong. Pero kung meron, dito sa bahaging to, dapat nyong paghandaan yung mga sagot. Okay? And then, matapos yung pagtatanong, nagkakaroon na ngayon ng panunuligsa. Sa panunuligsa, ilalahad dito yung mga mali sa katwiran ng kalaban. Ipaalam ang walang katotohanang sinabi ng kalaban. Ipaliwanag ang kahinaan ng katibayan ng kalaban. So, mula sa pagbibigay ng unang panig ng kanilang dagli, ng kanilang pinaniniwalaan na panig sa nasabing isyo, magkakaroon na ngayon ng pagtatanong. Tatanungin agad ng oo, hindi. Tapos, kung may paglabag man ay dapat may sumbong. Matapos yung pagtatanong na iyon, matapos nilang masagot, ay magkakaroon na ng rebuttal, yung panunuligsa. Panunuligsa, dito na ngayon ninyo ilalahad, mula sa naging tanong ninyo, ilalahad na ninyo ngayon kung bakit mali yung naging panig ng kalaban. Kung bakit hindi totoo yung si pinagsasabihin, bakit, or ano yung kahinaan na naipakita nila sa nasabing panig nila. So that's panunuligsa na naparte. Okay? And then, ipaalam kung labas sa buod ang katwiran o katibayan ng kalaban. And magtapos sa pagbubuod ng sariling katwiran at katibayan. So, panunuligsa, yung rebuttal na dapat ma-questionin, maibigay ninyo yung mga kahinaan nila. And then, ipaalam din kung bakit or kung labas na or hindi na kaugnay ng pinag-uusapan yung kanilang katwiran or katibayan. Kasi may minsan talaga nagkakaroon na ng mga pangangatwiran sa pakikipagdebate na hindi na kasali sa paksa, out na sa paksang napag-usapan. And matapos mong maibigay yung mga yung panunuligsa mo, magtatapos ka ngayon ng sarili ninyong katwiran katibayan. Ibibigay niyo ngayon kung bakit dapat ang inyong panig, ano yung mga katwiran na dapat nilang paniwalaan hinggil sa inyong panig, and maibibigay ninyo yan. Gagawan ninyo ng pagbubuon sa panghuling part. Okay? That's panunuligsa. So yan ngayon yung mga bahagi ng pakikipagdebate. At sa pakikipagdebate, pangangatwiran ninyo, hindi talaga maiiwasan na gagamit ng mga pananalita, ng pagkakaunay-unay ng mga detalye o ng impormasyon. Kaya bilang bahagi, bilang kaunay na paksa sa talakayin ito, bibigyan natin ng linaw yung paksa hinggil sa mga pangunay or sa English connectives. Okay? Kaya ng nauna na ang pangangatwiran ay paggamit ng masto, angkop at magandang pananalita. Dito, paano natin magagamit ng wasto? Paano natin may uugnay ng wasto, ng angkop, ng tama, yung pahayag, yung datos, yung impormasyon na siyang sasabihin natin sa pangangatwiran. So, bibigyan natin ng kaugnay na pag-aaral hinggil sa mga
pangugnay. Okay, simulan natin kung ano-ano ang mga pangugnay na ito. Meron tayong pangugnay na pangangkop, may pangukol, may pangatnig. Isa-isahin natin kung ano yung pagkakaiba ng tatlong ito. Una is yung pangangkop. Sa pangangkop or ligature sa Ingles, ito yung mga katanga na nag-uugnay sa panuring at sa salitang tinuringan or tinuturingan. Inilalagay ang na sa pagitan ng salitang naglalarawan at inilalarawan ng ang nauunay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Katinig is yung consonant maliban sa N lamang kasi may ibang pangangkop na siyang pinudugtong riyan. Okay? So, kumbaga yung pangangkop ngayon is isa siyang kataga siya. Kataga siya na iniuugnay yung panuring at salitang tinuturingan. When you say salitang tinuturingan, ito yung tumatanggap ng paglalarawan, kumbaga, ng nasabing pang-uri or adjective. So, may tatlong uri kasi tayo ng pang-angkop. Una narito is yung na. So, yung na, inilalagay siya sa pagitan ng naglalarawan at inilalarawan. Okay? So, nasa pagitan siya ng naglalarawan at sa inilalarawan. Inilalagay siya sa gitna. So, halimbawa, masarap na pagkain. Yung masarap yan, yung masarap na salita riyan is yung naglalarawan. At yung inilalarawan is yung pagkain. Kaya nasa gitna, iniugnay yung na, yung pangangkop na na nasa gitna. Okay? So masarap na pagkain. Matatag na kinabukasan. Marangal na pag-uugali. Maayos na pamumuhay. At kung mapapansin ninyo, yung sinusundan ng pangangkop na na ay yung hulihang titik ay nasa mga katinig. Nagtatapos ng katinig. Pero maliban na lamang sa N. Kasi may, again, may iba siyang pangangkop na ginagamit natin kung ang naglalarawan ay nagtatapos ng titik N. Okay, so yan yung pangangkop na na. Kasunod, ikinakabit naman yung pangangkop na G sa nauunang salita ang nagtatapos sa letrang N. Ito na ngayon, na magkasunod sa salitang naglalarawan at inilalarawan. So rito, kung kanina is yung inilalarawan at naglalarawan na sa gitna, yung pangangkop na na, tapos yung hulihang titik ng nasabing naglalarawan ay nasa katinig, rito naman, pawang mga nasa titik N, nagtatapos yung mga naglalarawang salita. Okay? Yung mga pang-uri, kumbaga. Halimbawa, bayang magiliw. Kung walang pangangkop na G dyan na iniugnay, bayan magiliw, mahinahon, pakikipag-usap. Kung mapapansin ninyo, parang pangit na siyang pakinggan at hindi na siya naaangkop sa balarila ng Filipino, wikang Filipino. So, pag iniugnay natin yung G, ay nagiging bayang magiliw, mahinahong pakikipag-usap, makabuluhang gawain, maalinsangang lugar, pahayagang makatotohanan. So, ganyan ginagamit yung ikinakabit, kumbaga, yung G sa nasabing mga pag naglalarawan at inilalarawan. Pangangkop na G. Kasunod is yung ikatlo na pangangkop. Ito naman ay NG, dash NG. Kinakabit naman ito sa nauunang salitang nagtatapos sa patinig. So vowels naman ngayon. A, E, I, O, U. Sa pagkakasunod, or na, mga nagkasunod sa salitang naglalarawan at inilalarawan. So mga pawang
naglalarawan at inilalarawan yung kanilang iniuugnay rito. Okay? So, pakatandaan yan. Yan yung mga pangangkop. Pangangkop na na, G at NG. Okay? So, halimbawa, yung bago, salitang ugat na bago, nagtatapos sa patinig. Yung maganda, nagtatapos sa patinig. Maging yung mabuti, matindi, makatao, masaya. Kapag gagamitin natin ngayon yan, tapos may inilalarawan na sila, ang gagamitin nating pangangkop ay yung dash NG. So, nagiging bagong bayani, magandang binibini, mabuting anak, matinding takot, makataong politiko, masayang naglalaro. So, ganyan ngayon ginagamit yung dash NG na pangangkop. So, tatlo lamang yung dapat ninyong pakatandaan sa connective na pangangkop or yung pang-ugnay na pangangkop. Yung na, yung G, dash G, tapos dash NG. Okay? Dadako tayo sa sunod na pangangkop, which is yung pang-ukol. Pang-ukol naman, or sa English, preposition, ito naman yung salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Okay? Pangalan, ang kanyang iniuugnay is pangalan or noun sa iba pang salita. Okay? Sa iba pang salita. Halimbawa na lamang, ang bagong damit ay para kay Lita. Ang kanyang talumpati ay para sa kababaihan. Marami siyang kinikwento tungkol sa pagpapalago ng negosyo. Yung para sa, para kay, tungkol sa, laban kay, laban sa, and so on, so forth. So yan yung pangangkop. Yung pangugnay, yung iniuugnay niya is pangalan sa iba pang salita. So ang pangalan rito, madali ninyong matuko yung pangalan sapagkat ginagamitan siya ng palatandaan na ang or di kaya ang mga. O kung masabi natin, maaari ding pronoun na ginagamit. So, ang mga damit, yan yung pangalan, inuugnay siya ngayon sa iba pang salita, nalita, kababaihan, pagpapalago ng negosyo at iba pa. Okay? So, marami pang mga pangukol na masasabi. And then, kasunod na pangugnay ay yung pangatnig or conjunction sa English. Yung pangatnig naman, mga salita siyang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. So rito, ang pinag-uugnay naman ng pangatnig, either salita, parirala, o yung phrases, and then yung sugnay. When you say sugnay, ito yung mga clause. Diba? Independent clause and dependent clause sa English. So may dalawang salitang pinag-uugnay. Pagbigyan natin ngayon ng halimbawa kung paano siya ginagamit. Halimbawa, yung pangatnig na at. So, ang gagamitin lamang natin muna rito ng pangatnig is yung at. Kung makikita ninyo sa inyong aklat, marami pang mga pangatnig na maaari ninyong gamitin. Okay? Dahil, upang, o, at iba pa. So, tingnan ninyo yung iba pang uri o iba pang mga gamitin yung conjunctions or mga pangatnig kapag mag-uugnay kayo ng mga ideya or ng datos. Okay, so unahin muna natin sa pagbibigay ng halimbawa. Kapag ka iniuugnay niya is dalawang salita, ang langis at tubig ay hindi mapagsasama. Yung dalawang salita rito is yung langis and then tubig. Pinag-uugnay siya para magkaroon ng isang kaisipan, so ginamitan natin ng pangatnig na at. Halimbawa naman, kung dalawang pariralang pinag-uugnay or phrase, yung dalawang phrases yung pinag-uugnay, ang paglalaban ng damit at paglilinis ng bahay ang kaniyang hanap buhay. So pangatnig na at dito, ang pinag-uugnay niya ngayon is dalawang parirala or phrases. Ang paglalaban ng damit and then yung paglilinis ng bahay. So, dalawang parirala ang iniuugnay. Pero, maaari din natin siyang iugnay or ang ating iugnay is yung sugnay. So, sugnay. Sa sugnay kasi, makakakita ka na ng pangalan
and then panaguri. Okay? Pangalan and panaguri. So, may dalawang sugnay na makikita sa halimbawa natin rito. Yung, ang bunsong si Hana ay mahusay magpinta at ang panganay na si Kay ay mahusay umawit. So dito may dalawang sugnay na pinag-ugnay. Ang una, parang masabi kasi natin yung sugnay kapag tinanggal siya o hindi siya pinag-ugnay, magiging isang buong diwa siya. Nagkakaroon ng isang buong diwa. So ang bunsong si Hana ay mahusay magpinta. So si sino yung mahusay magpinta? Si Hana. So isang buong diwa siya. And maging din sa ang panganay na si Kay ay mahusay umawit. So mapapansin ninyo, isang buong salita siya, buo yung diwa ng dalawang pinag-ugnay na sugnay. So that's paano giniungnay, ginagamit yung pangatnik sa pag-ugnay ng pangusap or ng sugnay. Okay? So that's it para sa talakayan natin hinggil sa mga pang-ugnay. Kung may katanungan, ay huwag mahiyain ilapit ito sa akin. Okay? So yan ang siyang wakas ng ating talakayan para sa Linggo. And see you sa susunod na paksa natin.